Magandang buhay, Pilipinas! Magandang buhay, mga kaolay! Welcome back sa aking channel, Coach Manny po. At welcome back din dito sa aking gardening, dito sa roof deck. Ayan, ngayon, nakikita nyo ba ito? Ayan, ito. For today's video, ay magta-transplant ako ng isang tanim. At bago ko ito transplant, ay magkaroon muna tayo ng game. Magpapagame ako, papakontes ako. Merong surprise kung ano yung kung sino ang makakahula nitong tanim na to. Ayan ha. Ita-transplant ko yan. At kung sino makahula, meron tayong prize. At anong prize? Surprise! Ayun. So ano ang rules natin sa ating contest? Share nyo lang yung ating video, siguro mga 50 shares, and then hulaan nyo kung ano to, and then meron tayong price. Ayan, legit yan, totoo yan, ha? May premium tayo, may pa-premium ako kung sino mga kula nito. So ano ang clue, kung ano yan, lalapit ko lang ng konti, yun lang ang clue ko, ha? Ayan ha, ayan, nakikita nyo ba, ayun, so yan ang aking clue, nilapit ko na, at hulaan nyo ha, ngayon, ita-transplant ko na tong ano na to, para naman mapakinabangan to, at lumaki na, ayan, let's go! Hello, ito na ako ngayon at dito ko ita-transplant. Ito ha, ayan, nakikita nyo ha. Doon ko ita-transplant. So, syempre, kailangan linisin muna. So, ngayon, ay ita-transplant ko to sa gulong. Itong gulong na to, meron na tong lupa. Tinaniman ko kasi ito ng talbos ng kamote. Ngayon, inilipat yung mga kabote ko sa mas malaking lupa, kaya itong gulong inalis ko na. So, dito ko ita-transplant yung ano. Ito. Yan o. Yan. Ano ito? Ito na. Meron na itong lupa. Tanggalin ko na lang yung mga natirang kamote. O. Ito yung tinanim kong kamote. Meron ng ano. Ano ito? Laman. Diba? Aliit pa. Pagta-transplant tayo, siguraduhin lang natin na ano, maganda yung lupang paglilipatan. Lalo na kapag kagaya nito, maliit lang, di ba? So, kailangan siguraduhin natin na malinis yan. Yung ibang ginagawa rito ay talagang ini-sterilize pa yung lupa para mamatay yung mga masamang yung mga pathogen na makakasira sa mga pananim. Ini-sterilize. Binubusan ng mainit na tubig or binibilat ng mga 3 days sa init, yan, para mamatay mga pathogen. At importante talagang yung lupa ay mayaman sa iba't ibang nutrients na kailangan ng halaman, kasi pag hindi mayaman, pag yung lupa na napili natin ay ano, maganda, ang resulta, malulungkot ka dahil mamamatay ang iyong tanim. So, importante din yung buhagag dahil bagong pula. Ito pa, kamote, oh. Sayang, no? Importante din yung lupa, no? Medyo buhagag para dahil maliliit pa yung ano, pinunla mo, yung binhi, syempre, kailangan makapag-penetrate yung mga ugat. Pag sobrang tigas ng lupa, masyadong compact, mahirapan mag-penetrate yung lupa, yung ugat. Ang mangyayari, matagal na lalaki yung iyong tanim. Kaya dapat buhagan at sagana sa nutrients. So ngayon, nahaluan ko ito ng, ano, ng fertilizer. Yung gawa kong fertilizer. Itong fertilizer na ito, meron ito, kompleto ito. May nitrogen, calcium, potassium. Ito, nakita nyo ito? Ito ay balat ng saging, kaya napakayaman sa potassium para tumibay ang ating tanim. Ayan, okay na to. Ito na. Hulaan nyo kung ano to. Sino kaya makakahula para mabigyan ko ng prize? Ito na, hinanap ko pa to eh. Nagtatago.
Yan. So ito, sa paglilipat natin, siguraduhin natin na ano, hindi ito mapuputulan ng mga major na ugat. Dahil pag naputol yung mga major na ugat, goodbye ang iyong tanim. Siguradong mamamatay. Baka makalimutan nyo, ito kailangan yung drainage system nitong pagtataniman mo, kailangan merong drainage system para yung lupa ay hindi mag-stay yung tubig, ha? Para ma-drain. Pero kailangan maganda rin yung moisture level para natutugunan yung pangailangan ng halaman, yung sapat na tubig. Patigas yung plastic. Yan, bumbo. So, eto na, permanente na itong tirahan niya. Kulang pa sa lupa, kailangan dagdagan. Okay na. So next, syempre kailangan natin itong diligan, di ba? Importante, pag nagpunla kayo, ay talagang huwag nyo kakalimutan na diligan. Alagaan nyo na hanggang makita nyo na ano, na talagang naka-adapt na yung halaman dun sa bago niyang nilipatan. Minsan, may mga mapupuna ka dyan. Malalanta, matutuyo, kasi minsan, hindi pa nakaka-adapt na gusto yung mga ugat dun sa nilipatan. Kaya, dapat talagang diligan natin. Hanggang sa mapansin mo na, ano, na okay na. Wala na yung pagkalanta at saka umano na uli. Naging masigla na uli yung mga dahon. Okay, diligan natin. Ayan na. Natapos na ako ng aking pagka-transplant itong isang tanim na ayan. Hulaan nyo kung ano to. May price kayo. Promise yan. Sigurado. Pag nahulaan nyo, kaya anong requirements natin? Share nyo lang yung video. Anong requirements? Simple, share nyo yung video. Mga 50 shares lang. Ayun. Tapos syempre, panoorin nyo rin. At pwede na kayong humula. So, kung sinong unang-una na makakapagbigay ng tamang sagot kung ano ito, meron kayong prize. At ano ang prize? Surprise yun. Pero siguradong may prize kayo. Ayun. Kaya, sali na. Okay? Ayun. So, ayun mo ang ating video. Sana ay kahit paano nagkaroon kayo ng idea sa pagta-transplant. Yung aking simpleng kaalaman ay na-share ko sa inyo na natutunan ko rin naman sa iba. Ayun po. So, maraming salamat po and don't forget to like, share yung ating video and then kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, subscribe naman tayo dyan. At huwag nyo rin kalimutan yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Ayun po. So maraming salamat at mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye!